gising, walang katapat bilang isang magulang, isang ina. Napakabait. Lahat ibibigay niya, kahit yung para sa kanya, matiis, mapagmahal, lalo na sa asawa. Bilang isang anak, wala akong masasabi sa kanya. Wala kang maipapantay sa pagmamahal na ibinigay niya bilang isang magulang. Pagmamahal, lalo na sa asawa, hanggang sa huling sandali. Hanggang sa huling sandali, mahal na mahal niya si Daddy. Mahal na mahal daw niya rin mga anak na. Kaya hindi siya makaalis agad dahil sa nag-aalala siya sa amin bilang mga anak niya. Kay Daddy Erning. Pero nung sinabi namin, kung nahihirapan ka na ba, sumagot siya na tumango siya. Sabi namin, sige mami, pumapayag na kami, iwan mo kami. Huwag kang mag-alala kay Daddy, taalagaan namin siya. Sa abot ng aming makakaya, gaya ng pagmamahal, pag-aalagang ginawa namin sa'yo. Huwag kang mag-alala sa aming magkakapatid. Huwag kang mag-alala, sabi namin sa kanya, dahil nagkakasundo na, nagkakaayos na rin. Huwag kang mag-alala sa amin, maayos naman kaming lahat. Lagi niya iniisip yung welfare ng mga anak niya. Napakabuti talaga niya. Nung bata si Mami, nagturo sa amin kumain ng durian, ng malalaking crab, saka bulalo. Ayan, lagi silang nagdadala niyan kapag nasa panggagaling sa Quiapo. Kaya bata pa lang kami natuto na kami kumain ng mga ganong food. Ang naalala ko kay Ma'am Pilsing, simula nung mga bata kami magpipinsan, kakapatid, hinihintay namin umuwi si Mami. Hinihintay namin na buksan niya yung cabinet niya na nakapadlock. Kasi yung cabinet na yon punong-puno yun ng chocolate at candies. No, kaya naging paborito ko yung Yan-Yan, yung Twix, tsaka M&M dahil kay Mami. Simula pagkabata hanggang pagtanda namin, nagkaanak na kami, meron pa rin siyang cabinet na puno ng chocolates. Kaya pagka bumibili ako ng mga chocolates, si Mami lagi yung naaalala ko. Kaya mamimiss namin si Mami Pilsing talaga ng sobra. Dahil napakalapit niya sa mga bata, sa mga apo niya, gayon din sa mga anak namin. Konsintihin na lahat, sabi nga ni Daddy. Ang tawag ni Daddy sa kanya, Miss Consi, kasi lahat kinukonsinti niya. Ganyan kabait ang Mami. Kahit walang matira sa kanya, bibigay sa lahat, sa mga anak, sa apo. Kahit walang maiwan sa kanya, basta't maibigay niya lang lahat sa mga anak, sa mga apo. Ganyan magmahal ang Mami.
hanggang simula bata hanggang matanda, walang pagbabago. At isang bagay pa masasabi ko, sobra-sobra ang pagmamahal ni Mami kay Daddy. Hanggang sa huling sandali, nakakapit siya kay Daddy, talagang mahal na mahal niya ang Daddy. Palagi yan, anino ng daddy. Kahit saan magpunta, ang daddy patayo pa lang sa upuan. Tatanong agad niyan, "Abay, saan ka pupunta?" Sasama ako. Kahit saan magpunta ang daddy, nasunod yan. Ganyan ang mami namin. Pag-araw ng pagsamba, ako agang gumising. Magre-ready yan, mga 3 hours pa lang, magre-ready na siya. At pag nakapag-ready na yan, maglalagay pa yun ng candy sa pitaka niya. Sasabihin niya, ipamimigay niya sa mga bata. Araw ng pagsamba, lagi siyang masaya. Paborito niyang pagkain, durian. Pag may durian, malakas kumain ng mami. Mapagmahal siyang lola. At palagi niyang, pagka umuwi ako ng Pilipinas, palagi niyang sinasabi, mag-iingat kayo. I love you so much. Huwag pababayaan ng mga anak mo at mga apo mo. Very loving ang mami. Sobra. At mananampalataya. What I remember about Grandma is her always being so loving to me and showering me with kisses. She'd always compliment me, telling me that I was so pretty. I love you, Grandma, and I always will. And you'll be forever blessed. My favorite memory of Grandma is at Uncle Nathan's wedding when her and Grandpa were taking pictures together and seeing how much they loved each other. We'll miss you. My favorite memory was when we met Mommy at the Philippines and then when she saw me face to face, she had the greatest smile on her face. We miss you. Jurif.com.
masasabi sa pagsasama namin ni Mami sa mahabang panahon. Kaya anak, napakasakit sa akin ang nangyari sa kanya. Kaya lang talagang ganun anak eh. Iiwat, iiwan niya ako sa karamdaman niya. Yun ang masasabi ko sa kanila, anak, na pinagsamahan namin ni Mami. Lalo si Daddy, napakabait nila sa akin. Hindi rin nila ako pinabayaan nung ang kalagayan ko'y dumating din na wala yung asawa ko. Sila ang gabay ko. Kaya anak, ngayon, hindi ko rin siya mapabayaan. Kaya malungkot anak ang buhay. Hindi ko alam anak kung paano kong madadala. Malilimot siya. Siya, matulungin sa mga kapatid at mapagmahal sa magulang. Tsaka, pag kami wala, talagang tinutulungan na kami. Kami mga wala at may bagas siya meron. Tinutulungan na kami. Mahal niya kami lahat. Kami magkakapatid. Masarap siya magmahal. Magulang, mag-isang magulang namin. Kaya ako, namigla ako nung, pero minsan dinalo namin yan nung mabalian ng paa sa Baguio. Yun pa namin yan. Eh, palabas sa pandemic, bawal naman kami maglalabas. Kaya hindi kami nakakadalo. Ngayon, yung kapatid ko na yan. Eh, talagang, ako yung labis na nagulat nung mabalita akong nakita ko nila na siyawag na ngayon, patay na. Masakit sa akin. Hindi ka ba matay lang din mo pa din ang pangano? Tapos sinundang ka niya. Masakit kami lang pagkawala ng kapatid ko. Masakit. Ang dami. Kailangan mo na sabi ko, siya mapagmahal na kapatid. Pagmahal, mag-isang magulang. Matundumi sa tao. Ah, yung anak ko, yung namatay kong anak. Walang pere. Kapo ko doon sa tapat nila. Lagi nang binibigyan ng pera. Tinutulungan niya. Yun lang manasabi ko, anak. Mag-isa anak niya, mapagmahal siya ng asawa. Wala akong malibigyan sa kapag niya. Hinantahan sila ng happy birthday. Galing tito. Alas wala na siyang boss.
How do I remember Mommy? Siya lang yung sabi ko na nga, ba't di pa mandip, puputok na nana ko eh. Nakakamiss lang yung siya lang ang tumatawag sa akin ng bunso. Sa video, lagi niya sinasabi, kailan uuwi si bunso. And I'm glad I did, buwi ako. Kung uulitin ko ulit, I would do the same thing. Natutuwa ako, umuwi ako, nagkaroon ako ng time, alagaan siya. Napakabait na ina si Mami. Wala akong masasabi. Siya yung pag natutuwa. Magugulat ka na lang. May sinusuot na siya sa daliri mo. Sabi niya para sa'yo yan. Magugulat ka na lang. Kasi kahit makikita mo, kahit pagod na pagod siya. I consider Mami a super mom. Kasi kahit pagod na pagod siya, galing palengke. Makikita mo, she has time to ask you na, anak, lika sakay tayo sa tricycle. Pamimigay namin yung mga buto-buto sa tagaytay. Kaya kala tuloy ng mga tao, tatakbo siya ng ng posisyon. Pero, I'm very happy talaga na naging ina na. Kasi kung magmahal siya, unconditional ang pagmamahal niya sa aming lahat. Lahat kami paborito niya. Wala yung mas paborito si ganun. Pinaramdam niya sa amin in different ways kung paano niya magmahal ang isang anak. Kaya, totoo niyan, kung tutuusin mo, kahit sabihin mo na alagaan ko si Mami na very short time, sana nagkaroon pa ng mas mahabang panahon na nakasama siya, na alagaan siya. Yun lang ang masasabi ko pagdating kay Mami. Napakabait at mapagmahal na ina sa amin. Kaya hanggang sa huli, bago siya malis, kinantahan niya kami isa-isa. Kahit makikita mong hirap na hirap siyang magsalita, lahat kami kinantahan niya ng happy birthday. Kaya wala akong hands off ako pagdating sa pagmamahal ni Mami. Kaya ang masasabi ko lang, I'm very thankful na naging anak ako ni Mami. Because nakakilala ako ng isang napakailarang ina at napakadakilang asawa ni Daddy. Sa lahat. Napakabuti ina. At igit sa lahat, hindi lang mapagmahal na ina, kundi isang napaka devoted na iglesia ni Kristo. Kinanta niya yun bago siya kinuha. Bago siya binawian ng buhay. Kinanta niya yun. Yun lang masabi ko. Thank you. Iyahatid namin ang aming kapatid sa kanyang huling hatungan. Salamat po ng napakarami na mamalagi kami sa paglilingkod. Panginoon namin Diyos, kaawaan mo po
ingatan kami sa aming mga paglalakbay. Kasapit namin ang garot panparoron ng payapa. At kalakip nito, Ama naming Diyos, paghari sa amin ang kapayapaan. Iwala kami, Ama naming Diyos, tulad mo po, masapit naming payapa ang aming paroroonan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you.
Sa ngalan po ng Pamilya Marasikan at Pamilya Bayran, kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa na narito ngayon. Sa inyo pong patuloy na pagpapadamang ng inyong pagmamahal at pakikiramay. Inuulit po namin, maraming maraming salamat po. Thank you.
kilala ko ganun yung kamahal ang aking asawa na namatay. Ngunit ako ay nagpapasalamat sa pagkakadalo ninyo sa ating panahating sa hulun-huling hantungan sa aking asawa. Sapagkat nasaksihan ninyo ang kasaysayan ng kanyang buhay at ng pagdadalalan pa niya tungkulin. Nayatid na natin siya sa huling santuhan at sa kanyang pagkakahimlay ngayon. Sana naging magandang halimbawa ang aking asawa sa inyo bilang pagdadala ng tungkulin. Ang totoo, naiingit ako sa aking asawa sapagkat nauna pa siya sa akin. Ngunit alam ko na nakasisiguro na siya na siya ay maliligtas. Kaya umiiyak man ako, lumuluha man ako, luha ito lang magpapasalamat sapagkat nasisiguro ko kung saan pupunta ang aking asawa. Maraming salamat sa inyo! Sana lahat kami makarating sa pupuntahan ng aking asawa. Wala sana maiiwan sa dako ng paglalakbay. Lahat kami makatapos ng aming takbuhin gaya ng aking asawa. Maraming salamat sa inyong lahat.